is the best way to deal with bashers on social media? What is the best way to deal with... Ikaw! Akala ko ako. Sorry. What is the best way to deal with bashers on social media? I believe that the best way in order for us to deal with the bashers on the social media is to zip our lips and have faith in God. Dahil naniniwala po ako, mga kaibigan, na ang tiwala natin sa sarili at tiwala natin sa Diyos ang pinakamahalaga nating sandata upang labanan ang mga bashers dito sa mundo o sa social media. Matatahimik at matatahimik rin sila dahil Diyos lang po ang makapagbibigay sa atin ng katarungan o katahimikan sa buhay. Dahil siya lang po ang may karapatang gumawa ng bagay para sa ikabubuti ng lahat. I thank you. What is the best way to deal with bashers on social media? I believe, ladies and gentlemen, madali lang naman yan talaga eh. You have to treat them as they're a ghost. They're existing, but you cannot see them. You have to exonerate yourself. Meaning to say, to free from any weight of burdens. Walang maniniwala sa sarili mo kung di ikaw mismo. Pinalaki ka ng mga magulang mo, huwag mo silang pansinin. Dahil mas higit sa lahat, mas kilala mo ang sarili mo, patunayan mo dahil wala sila. I thank you. Christine Capadosa Bores, good luck at meron kang 30 seconds para sagutin ang katanungang ito. Para sa iyo, anong pinakamalagang profesyon sa mundo? I believe kung papipiliin ako sa profession, siyempre yung kursong tatapusin ko. As a media practitioner, malaki ang naambag namin sa mundong ating ginagalawan. Wala ang showtime, wala ang mga staff, kung wala ang mga mass communication student. Kasi kami ang nagbibigay buhay sa television at sa mundong ating ginagalawan. Kasi nga po ang mga mass comm student, hindi lamang basta journalist, nagbibigay din sila bilang entertainment at saya sa mundong ito. And I thank you. Anong pinakamahalagang propesyon sa mundo? I believe na hindi ito literal, ngunit malimit nating nilalampasan. Ang pagiging ina ang pinakamahalagang propesyon sa mundo. Walang sino man talaga at hindi yan nag-aantay ng kapalit na andyan na tagpaparaya. A mother's love is incomparable because he just wants what's the best for her children. Nawawala ang ibang tao, nagiging kaya nga ako nandirito dahil sa aking ina. At isa lang ang sasabihin ko from the bottom of my heart, she teach me proper decorum. Thank you! Kung gagawa ka ng sarili mong holiday, ano ito at bakit? I believe kung bibigyan ako ng pagkakataon gumawa ng isang holiday, gusto ko magkaroon ng holiday para sa mga katulad ko, mga miyembro ng LGBT community. Lahat din po kami napapagod sa diskriminasyon at sa pangungutya ng mga tao. Kailangan natin ipagbuni ang mga katulad namin dahil kami rin po ay linikha ng Diyos, ang lumikha ng langit at lupa. Lagi na natin papakatandaan na lahat tayo ay panlaypantay sa paningin ng ating poong may kapal. And I thank you. Kung gagawa ka ng sarili mong holiday, ano ito at bakit? Kung gagawa ko ng sarili kong holiday, mas gusto ko pa rin ang Linggo dahil I want to spend it with my family, lalo na sa mga bata. Dapat tayong maging magnanimous, meaning to say the ability to share generously kindness to everyone. Dahil kung ikaw nalilito na, go home and love your family. Walang iba sa iyong magpapakita na tunay na pagmamahal, kundi ang pamilya mismo. Pakaisipin natin lagi, sa pamilya, hindi ka sinisino. And I thank you! Sa iyong palagay, ano ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging mahirap? I believe, ladies and gentlemen, kung ano ang pinakamaimportanteng bahagi ng pagiging mahirap ay ang pakikibagay sa kapwa. Kasi dito na, kung mahirap tayo at aangat tayo, marunong tayo makitungo sa mga tao kasi nanggaling tayo sa paghihirap. At yung mga perang malilikom natin, sakaling yumaman tayo, mabibigyan natin ng pahalaga dahil ano nating pinaghirapan natin ito. And I thank you. Sa iyong palagay, ano ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging mahirap?
I believe ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging mahirap ay iniintindi mo at iniinda mo. Huwag mong indahin. You should have proper comprehension. Intindihin mo na hindi yon ang pagiging rason para ikaw ay mahirapan. Alam nyo kung bakit? Kung may diskarte kayo, hindi rason. Mag-aral, edukasyon, kasi importante yan sa iyo bilang sarili. At higit sa lahat, lagi nating pakakatandaan na walang mahirap kung magpupursigi ka hanggang sa hinaharap. I thank you! Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang subject o asignatura sa paaralan? I believe, ladies and gentlemen, ang pinaka-importanting subject sa paaralan ay ang GMRC. Dahil una sa lahat, kailangan natin matutunan na magkaroon tayo ng sapat na edukasyon at sapat na kaalaman at magbigay tayo ng galang sa lahat ng bagay na meron sa atin. At I believe, ito ay magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan kung magbubukas tayo ng magandang puso. Dahil kung may maganda kang puso, I believe education is a come to yourself. And I thank you. Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang subject o asignatura sa paaralan? I believe ang pinakamahalagang subject o asignatura dito sa ating paaralan ay walang iba kundi ang Pilipino. Dahil mga kaibigan, naniniwala po ako na ang Pilipino ay itong ating sariling wika at kung saan mahalaga ito dahil dapat malaman natin ang mga bagay na kung saan history na hindi pa natin nalalaman dahil sa kasalukuyang nabuhay pa lang tayo dito sa ating mundong ginagalawan. Kaya mga kaibigan, palagi natin pakatandaan, mahalin at tanggapin natin ang ating sariling subject. And I thank you. Pumili ka. Mariwasa, ngunit malayo sa pamilya, o gipit, pero sama-sama? Well, I believe, ladies and gentlemen, mas pipiliin ko po na ako ay mariwasa at malayo sa aking pamilya. Bakit po, madlang people? Kung ako po ay mariwasa ngunit malayo sa aking pamilya, kaya kong ibigay ang pangangailangan ng aking pamilya. Kaya ko pa rin maipakita kung gaano ko sila kamahal. Dahil sa bandang huli, hindi kailan magiging hadlang kung gaano kalayo, hindi hadlang ang distansya para maipakita mo ang pagmamahal mo para sa iyong mga kapamilya. At ang pagiging mariwasa, doon maibibigay mo ang kanilang ginhawa. And I thank you! Pumili ka. Mariwasa, ngunit malayo sa pamilya, o gipit, pero sama-sama? I believe, mas pipiliin ko po ang mahirap kami ngunit sama-sama dahil naniniwala ko, anuman ang halaga ng pera, hindi ito matutumbasan ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Lagi po natin tatandaan, love, it is a basic form, it is an emotional figure that comes out naturally. At naniniwala ko, dahil sa pagmamahal na ito, ay magyayabong ang aming pagmamahalan bilang isang pamilya kahit anumang problema sa anumang problema ang aming matusolusyonan dahil sa pagmamahal nito. At naniniwala ko, ito ay tumpak sa aking pagmamahal. Hi, thank you.